Ito yung aking sinasabi sa inyo na papatayin niyo yung main ng inyong kuryente. Ayan. So kung makikita niyo, wala na tayong kuryente ngayon. Ayan, buhayin natin. Saksak natin to dito sa ating outlet. Ayan. So kung makikita niyo, nagkaroon na tayo ng kuryente. Ayan. So tingnan natin yung ating consumption. Ayan. Magandang araw mga kasityo. So ngayong araw na ito mga kasityo ay ating testingin naman itong ating EcoFlow River Pro sa ating mga appliances dito sa ating bahay. So gumawa tayo mga kasityo nung nakaraang buwan ng video, unboxing at review nitong ating EcoFlow River Pro. So sa video ngayon mga kasityo ay nagtesting naman tayo ng mga power tools at mga ilan-ilan na ating mga appliances. So ngayong araw na ito mga kasityo ay puro appliances sa bahay yung ating gagamitin, gaya ng TV, refrigerator, computer, electric fan, at saka mag-charge din tayo ng mga ating mga cellphone. So, sa huli nito mga kasityo ay ang gagawin natin ay isasaksak natin sa EcoFlow itong ating buong bahay at testingin natin kung kaya ba niyang panda rin yung ating mga basic na appliances dito sa ating bahay. So, bago natin umpisahan mga kasityo ang pag-testing itong ating EcoFlow, ngayon nga pa ang December 12 mga kasityo ay Grand Christmas Sale ng Lazada. So kung wala ka pang nabibiling pang regalo ngayong Pasko, ay baka perfect timing na itong Grand Christmas Sale ni Lazada para makabili tayo ng ating mga pang regalo ngayong darating na Pasko. At isa nga pala itong EcoFlow River Pro sa ating item na magsisale ngayong 12-12 sa Lazada. So ano pang hinihintay mo mga kasityo? Add to cart na. So ito nga pala mga kasityo yung ating unit do sa mga hindi pa nakapanood do sa ating previous video ng EcoFlow. Ito yung EcoFlow River Pro. So yan, kung makikita nyo mga kasityo, meron tayong mga gadgets dito. Yan, meron tayong flashlight na rechargeable, cellphone, tablet at speaker. So i-charge natin yan dito sa ating unit ng sabay-sabay. Isa-isa natin isaksak. Itong USB, saksak natin dito sa fast charge. Ayan. Saksak natin yung, yan, nag-charge na yung tablet. And then, saksak natin doon dito. Yan, nag-charge na din. At yung cellphone, saksak natin. Ayan. Ayan, kung makikita nyo mga kasityo, naka-charge na yung ating flashlight. Tapos, naka-charge din lahat yung ating mga sinaksak na to. Mga ito. So, ang nakukonsume natin mga kasityo ay 24 watts. So, pwede niya itong ma-charge ng 33 hours. Kung makikita nyo, yan. So, yung battery natin mga kasityo ay fully charged, 100%. So, ang gagawin natin ngayon ay subukan natin isaksak din itong ating electric fan. Meron pa tayo rito isang saksakan. So, buhayin natin. Ayan. Nabuhay na yung electric fan natin. At from 25 kanina, nag-jump siya ng 56 watts. Ayan. So, 14 hours na lang siyang mabubuhay. So, ang sulod naman natin ngayon mga kasit yung i-testing ay itong ating computer at saka itong ating Bose na speaker. Ito ay 300 watts. Ang gagawin natin ay bubuhayin natin ngayon at makikita natin dito kung ilang watts yung makukonsume nilang dalawa. So, ang unahin natin ngayon ay yung computer muna. So, try natin buhayin. So, kung makikita nyo mga kasityo, nung binuhay natin siya, yan, makikita nyo yung oras niya, ay yung kanyang, makikita nyo yung wattage niya, yan, naglalaro sa 60 to 70. So, nagbuboot pa lamang yung ating computer nito. Naglalaro siya sa 80 to 90, yan. So, ang gagawin natin ngayon ay, buhay natin siya. So, ngayon, bubuhay naman natin itong ating speaker na Bose. Ayan. So, try natin pumunta sa YouTube. Shit, man. Ayun. Ayan. At the game I'm about to show you. Ayan. Kung makikita nyo dito, meron tayong buhay yung computer, buhay din yung speaker. Meron tayong 68 watts, 74, ang galaro sa 60 to 80 watts. So, try natin laksan yung ating speaker. Yan. Yan.
mga kasityo, nag-average pa rin siya ng 11 hours, ganyan, 11-12. Hindi siya umabot ng kahit 100 watts, yung computer at saka yung ating speaker. So, pwede natin siya magamit ng 12 hours. Halimbawa, nawala ng kuryente, gusto nyo gamitin yung inyong computer ng may sound. Halimbawa, gusto nyo yung speaker. So, okay pa rin siya, good for 11 to 12 hours. Mga kasityo ay ating testingin yung ating TV. So, try natin buhayin. Ayan. So, dito, lumalabas na 79 watts, 78, mga ganyan. Ayan. Tapos, 10 hours siyang mabubuhay. So, ayan, bali, naglalaro siya sa 70 to 80 watts yung ating TV. So, ayan, nabuhay na yung ating TV. Ayan. So, ayan yung ating latest video sa YouTube. Ayan yung laminated modular cabinet natin. So, ayan, itong TV natin ay kaya niyang paandarin ng 10 hours. Kung makikita nyo rito. Ayan, so, 10 hours siyang pwedeng mabuhay gamit ang ating EcoFlow Reverb Pro. So, ang ating detestingin naman ay itong aming refrigerator. Ayan. So, ito ay inverter, kaya titingnan natin kung gaano siya katagal kapag ito yung gagamitin natin in case na mawala ng kuryente. So, kapag nawawala ng kuryente, mga kasityo, importante yung ref natin kasi meron tayong mga pagkain dyan na pwedeng masira kapag nawawala ng kuryente. So, kung meron kayong ganito, ay pwede nyo masave yung mga pagkain yung nasa loob. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay isasaksak natin dito sa ating power station itong ating refrigerator. Ayan. So, saksak natin dito. Ayan. Kaya kung makikita nyo, nasa 5 watts, 23 watts, 24, 48, 55. Ayan. Yung ating consumption. So, pwede siyang mabuhay ng 11 hours. Ayan. So, ang consumption niya, mga kasityo, ay 62 watts lamang. So, napakatipid. Para lang malakas-lakas lang ng konti sa electric fan. So, ayan na part na yun, mga kasityo, ay buhay yung compressor. So, kapag hindi buhay yung compressor, maybe, baka mga 10 watts lang o baka 3 watts, mga ganyan lang. Ayan, ay nagana yung compressor, kaya ganyan yung ating wattage. Nasa 60 watts. So, ito ngayon, mga kasityo, yung ating sunod na itetest. Ang ating rice cooker. So, ito nga palang ating rice cooker, mga kasityo, ay 550 watts yung ating rice cooker. So, pasok na pasok siya sa ating 600 na watts na outlet. So, inon ko na rin, mga kasityo, yung X-Boost para mas maganda yung kanyang performance. So, yung X-Boost nga pala, mga kasityo, ay pwede nyong ma-download sa Play Store. So, doon nyo makikita yung application, pwede nyo siyang makonect sa Wi-Fi. So, pag binili nyo naman yung product, meron nyo siyang guide kung paano siya makonect sa Wi-Fi using your cellphone. So, ayan nga, tetestingin na natin yung ating rice cooker gamit itong ating EcoFlow Reverb Pro. Ayan. So, kung makikita nyo, mga kasityo, yan. Buhay muna natin. Yan, yan, nakababa na pala siya. Ayan, so nag-i-indicate siya, mga kasityo, ng 555 watts. So, pretty accurate dun sa ating rice cooker na 550 watts. So, meron siyang isang oras. So, sa isang oras, pwede nyo siyang magamit. Gamit ang inyong rice cooker. Ayan. So, kung makikita nyo, mga kasityo, nabuhay na yung blower niya. Kung naririnig nyo, buhay yung blower niya kasi medyo mataas na yung wattage na ginagamit natin, hindi katulad kanina, gumagamit lang tayo ng mga electric fan, etc., TV, magagaan lang yung ref natin. Hindi ko inaakalang magaan lang pala yun. Akala ko mga 300 watts yun. Yun pala, mga 60, 70 watts lang. So, ito ngayon ay 550. So, kinailangan na niyang mabuhay yung blower para siguro mapalamig yung battery. Ayan. So, 550 watts, isang oras siyang pwedeng mabuhay. So, ang last na gagawin natin ngayon, mga kasityo, ay susubukan natin na i-connect siya dito sa ating buong bahay. So, gagamit lang tayo ng dalawang male. Ayan. So, natutunan ko dito sa aming probinsya kasi meron kami itong generator na, yung maingay na generator. Ang gagawin natin ay isasaksak natin ito dito sa ating outlet, tapos isasaksak natin dito sa ating unit na EcoFlow. So, pero bago yun, mga kasityo, katandaan nyo palagi na kung natin isaksak ito dito, be sure na yung ating breaker
konektado sa ating provider ng kuryente ay nakababa. Para in case na magkaroon ng kuryente, hindi maapektuhan yung ating unit. Gagawin natin, papatayin natin yung ating main source ng kuryente. Ate, ito yung aking sinasabi sa inyo na papatayin niyo yung main ng inyong kuryente. Ayan. So, papatayin natin to. Ayan. So, kung may kita niyo, wala na tayong kuryente ngayon. Patayin ng lahat. So, ang gagawin natin ngayon, mga kasityo, ay sasaksak natin to dito sa ating unit. So, nakasaksak na siya, mga kasityo. Buhayin natin. Tapos, isasaksak natin to dito sa ating outlet. Ayan. So, kung may kita niyo, nagkaroon na tayo ng kuryente. Ayan. So, tingnan natin yung ating consumption. Ayan. So, kung makikita nyo yung ating consumption, mga kasityo, ay meron tayong 105 watts na consumption. Tapos, pwede siyang gumana ng 6 hours. So, buong bahay na ito, mga kasityo. So, try natin buhayin yung ating electric fan. Ayan. Buhayin natin. Ayan. So, naging 207 na siya. Yan. So, gumagana yung electric fan natin. 207 watts. Itong oras na lang yung ating itatagal yung ating EcoFlow. Kagandahan ito kapag nakakonect siya sa inyong bahay. Yan. Tulad ng ating Wi-Fi. Ayan. Buhay yung ating Wi-Fi. So, pinaka-importante mga kasityo itong aming CCTV. Pwede siyang buhay kahit wala siyang kuryente. So, napaka-importante mga kasityo yung CCTV sa bahay. Kung makikita nyo mga kasityo, yan, napapagana ng ating EcoFlow yung ating CCTV. Ayan, yung dalawa nating CCTV. So, try natin buhayin din yung ating computer. Ayan, so buhayin natin yung ating computer. Tapos, tingnan natin kung ilan ang consumption. So, sa consumption mga kasityo, 258. Ayan. Ayan, tapos tingnan natin yung TV kung buhay. So, ayan, mga kasityo, buhay din yung ating TV. Buhay yung ating ilaw. Ayan. Buhay din yung ating ilaw. Ayan. Ayan. So, yung computer natin, buhay din. Tapos, electric fan, buhay din. Yung ref, buhay din. Oo. Oo. Yung ref, buhay din. Tingnan natin yung consumption natin. Halos buong bahay na ito mga kasityo. Ayan. 254 watts yung ating nakukonsumo dito. So, tatlong oras siyang pwedeng mabuhay. So, mga kasityo, ang ginagamit natin mga appliances ngayon ay meron tayong buhay na isang computer, meron tayong buhay na TV, meron tayong buhay na ref, tapos limang ilaw. Buhay din ang ating CCTV, ang ating Wi-Fi. So, napakalaking tulong mga kasityo kung gantong setup yung ating gagawin. Halimbawa't mawawala ng kuryente gamit ang ating EcoFlow. So, imagine mga kasityo, dito sa ating unit na EcoFlow, mga kasityo, so, kaya niyang mag-provide ng kuryente halos sa buong bahay. Sa mga basic na appliances, gamit lang ang ating EcoFlow. So, kaya niyang buhayin yung ating mga ilaw, limang ilaw, yan. Pwede kang gumamit ng computer, TV, buhay yung ating Wi-Fi, tigit sa lahat. Mga kasityo, buhay ang ating CCTV. So, yan. Protektado pa rin tayo kahit halimbawa in case na mawala ng kuryente. So, ayan. So, yun nga mga kasityo, na-testing natin sa buong bahay natin yung ating EcoFlow. So, siguro kung mawawala naman ang kuryente, siguro hindi na tayo gagamit ng rice cooker, hindi na tayo gagamit ng kettle, hindi na tayo gagamit ng mga makukonsumo. So, ang gagamitin lang natin ay ilaw, baka ang computer, yung mga cellphone, chacharge natin, at saka refrigerator, yun yung mga importante talaga kapag mawawala ng kuryente. At saka yung CCTV natin. So, Wi-Fi, napaka-importante din yan kapag mawala ng kuryente. Ayan. So, lahat ng yun ay napagana natin. Nang sabay-sabay, mga kasityo, imagine, limang ilaw, isang computer, isang TV, ref. Sabay-sabay yun, mga kasityo. So, kung mag-adjust pa tayo ng mga cellphone sa ating mga outlet, pwede pa rin, kaya pa rin, kasi up to 600 watts naman yung ating outlet. So, kung kailangan nyo pa ng mas malakas, mga kasityo, ay i-on nyo lang yung inyong X-Boost at pwede siya hanggang 1,800 watts. Pero, mas maiksi na nga lang yung kanyang buhay nun kasi siyempre mas malakas sa kuryente yung kanyang inilalabas. Kung interesado kayo sa ating produkto na EcoFlow River Pro, mga kasityo, ay ilalagay ko sa description box yung link kung saan pwedeng bumili ng EcoFlow. So, paalala mga kasityo, isa lang yung ating legit na distributor dito sa Pilipinas at legit na dealer. Yun ang
all batteries sa Cebu. So, I hope mga kasityo nakatulong tong ating ginawang video. So, maraming maraming salamat nga pala sa EcoFlow sa pagpapadala ng kanilang unit para matesting natin at maipahita sa ating mga kasityo. So, ganoon lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Ingat. God bless.